Ayan, good morning guys. Oh, this is Admiral Fang ng Server 218. Medyo nalilate na tayo ng BP natin, no? Ayan, maabutan na tayo ng iba. Siguro may konting topic ako at idea para sa inyo regarding sa whale at free-to-play. Ayan, yung mga free-to-play player natin and whale. So kung makapansin nyo, no? RB1 and RB2 saka RB3 makakahabol pa tayo dyan, pero pagdating ng RB4 and 5 hindi na natin kaya kabulin pa gawa ng sobrang daming whale na naglalaro dito. Hindi natin alam kung whale ba talaga sila or baka mamaya developer sila para lang mapilitan ka mag-top up at makahabol. Pero tanggapin na natin yung katotohanan, kung free to play ka, mahihirapan ka talaga makahabol sa laro na to. As in, huwag ka nang umasa na makakahabol ka pa. Kasi itong yung gaming system na to is hindi siya balance. Hindi, wala siyang kamukha ng mga pwede mong i-craft na item para makahabol ka. And wala siya yung mga ano, yung mga i-craft mo na gear, weapon, para lang makahabol ka sa mga whale. Tanggapin na natin yung katotohanan na medyo masakalap talaga yung laro na to is para lang to dun sa mga nagta-top up at yung mga mag-spend talaga ng malaki. Pero kung free to play ka, medyo tanggapin mo na rin yung ano, na hindi ka talaga uubra sa mga whale kasi nga gawa nga ng ang laki na advantage nila, sobrang laki na advantage nila. Ayan, kung makapansin nyo, ito yung cross server namin. 45 million yung BP niya, no? So medyo ano na, medyo hindi na natin ito kakayanin. Ayan, ako, imagine mo, VIP 11 ako, siguro naka-almost 70k yata o 90k na yata na top up ko dito. Hindi ko na rin binibilang kasi nga gawa nga ng pag inisip mo kasi yung spend mo, medyo parang manghihinayang ka. Pero hindi naman ganun. As is naman, nag-enjoy ka sa laro, okay lang naman. Pero yung mga free-to-play na player, hindi nyo siya may enjoy as in tatama rin kayo kasi lahat ng bawat kilos mo dito sa game na to is gagastos ka, imposible hindi. Kamukha niyan, kung gusto magkaroon ng soul ring, bibili ka ng soul pack. Ayan, para lang makagkaroon ka ng soul ring. Ilan pa yung i-spend mo dito sa soul ring na to para lang makuha mo tong mga to. Lahat to ginagastusan. Kaya kung titingnan niyo yung mga nagbebenta ng account, siguro, payo ko lang sa inyo, huwag yung ibaba yung value ng account nyo. Hindi porkit na old server na kayo, tapos pa-quit na rin kayo, i-let go nyo na lang at itatapon nyo na lang yung character nyo sa murang presyo. Kasi lahat naman tayo nagpagod dito, nagpuyat, nag-grind, may pagbugbugan, tapos end of the day, ibabenta mo lang ng mura. Tapos no, shoutout din doon sa mga buyer na talagang ultimo binabarat yung mga player na nagbebenta ng account nila. Siguro may mga value yung mga VIP 11, ganun, meron talaga yan, VIP 10, VIP 9 sa pababa. Tapos tingnan nyo na lang din, yung stats. Una-una yung mga gear. Ay no, pagkabibili kayo ng account, lagi yung titingnan muna yung mga gear kung complete na ba or konti na lang ba yung iaano nyo. Pero kasi pinakamasakit isipin dito talaga is kailangan mo pang gumastos ng gumastos, as in literal na uubos ka talaga ng pera dito kung gusto mo maging malakas. Kasi itong game na to, kahit sa cross server, hindi balance eh. Pagdating sa cross server, tiyak merong mas malakas at mas malakas na server na itatapat sa'yo. Hindi kayo ibabalance sa mga ka-level, ka-level nyo lang or ka-BP nyo lang. Ayan, siguro ginawa yung system na yon. Para example, kung merong mas malakas, manggigil ka pa sa laro para lang mag-top up ka pa. Ganun yung ang nakikita ko dito. Pero kung free to play ka, example na lang to si Bankai. Ayan, free to play siya. O, tumataas yung BP niya. Pero RB3 na siya, 26 million. Hindi ko sure kung gumastos pala siya ng soul ring. Ayan, nagkaroon siya ng soul ring. Nag-spend din siya. Kaya lang, siyempre, ang pinakamalungkot lang dito is hindi siya makakasabay dun sa mga top. Kagaya sa pagdating sa Ancient, pagdating dun sa mga boss dito sa excellent boss, ayan, mga kalima, elemental, dragon boss. Kung merong spender na nakatambay doon, tas top 1 player pa siya, tiyak kayo sure, hindi ka makakaubra sa kanya.
sobrang lamang na spender dito, siguro mga 80% ang nilamang nila. Tapos yung pang free to play 20% lang, wala talaga. Hindi siya makakahabol. Hindi sila makakahabol ng ganun-ganun lang. Kasi pagdating dito sa fuse, ang pwede mo lang i-fuse dito is yung wing. Kung gagawa ka man ng third wing, pahirapan din. Tiyak bibili mo rin at kailangan mo rin mag-login daily for mabili mo yung pangailangan. Kasi dito yan sa mall, pag gusto mong gumawa ng wing. Ayan, bibili mo yan halos araw-araw, tapos i-grade mo rin talaga to. Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi ka magkakaroon ng third wing or second wing. At ganun din dito. Kasi kung talagang binuild tong game na to for free-to-play na players, hindi ganitong kamahal tong honor paano na to. Kahit man lang mga 3K ganun, 5K pwede na sana to kung talagang iniisip din nila yung free-to-play players. And lahat yan, pati ito, lahat puro regarding talaga sa spend. Ayan, kung spender ka talaga, bibili mo siya dito. Ayan, lahat ng mga pangailangan mo. Ayan, ito, example, biro mo, $20 almost. Nasa 2K, mahigit ito, lakpas. Ayan. And then, titignan mo ang dami mong pwedeng gastusin dito. Tapos pagdating dito sa mga pet, and pagdating dito sa pet, makikita nyo naman, $50 almost to, nasa 2.5 kung hindi ako nagkakamali. $30 tama. Almost 3K pala to, then 3K. Pero kung titignan nyo rito, pwede nyo siyang kukunin dito sa sa mall. Ayan, yung si Mr. Bear. Kailangan mo mag-ipon. Sa PBP to nakukuha. Ito. Tapos paano pa ba? Ayan, dito sa Prey, talagang kung swerte ka naman, talagang free-to-play player ka naman, makakuha ka naman ng Prey. Kaso hindi naman din sure na makukuha mo siya sa Ancient. Gawa nga na marami din players na pumapatay dito para lang makakuha ng Prey set na to or Prey gear. Talagang, ayun, medyo nakakalungkot lang. Siyempre, medyo tinamad na rin ako magdaro. Gawa nga ng hindi, bukod sa hindi ko na siya na-enjoy, padagdag ng padagdag yung mga player na ano namin. Alam namin hindi namin kaya itong mga player na to pagdating sa bakbakan. Siyempre, ilang days na rin kami talo. Ilang siege na rin kami talo. Kasi hindi na rin namin kaya sumabay dito. Kami na lang ni Rob ang talagang nagtitiis sa server. Oo. Pero sad to say, waiting na rin kami. Ayan. Medyo, pero continuous pa rin ako gagawa ng video, mag-share pa rin naman ako. Siguro lalaroin ko ito minsan-minsan na lang, dalaw-dalaw na lang. Pero hindi naman na hindi naman na din ganun kadalas. Kasi medyo nasad nga ako kasi nga priority namin kasi talaga yung free to play. Kaya pagdating dito sa Dragonland, pagka meron nag-request sa amin dito talagang inaano namin. Talagang ina-assist namin dito. Lahat halos ng player na gustong mag-grind dito ina-assist namin. Ayan. Ang in-expect din namin kasi syempre diba pag sinabing free to play talagang kahit papano maasabay dun sa mga players na spender gagawin balance. Pero hindi naman din talaga. Ayan. Sino ba yun? Si Torogi? Hindi. Hindi siya si ibang player yun Ano ba BP nito? Kamakan ito. Example na lang ito. 31 million, 32 million ako. So medyo BK siya, no? Tapos ELP naman ako. Siguro kung kalaban ko, ganito rin level. Tapos mga below. Kasi hindi ka naman kasi lalakas ng ganyan kung hindi ka magta-top up yung 31 million, 32M. Siguro pwede kang umabot sa ganyang BP, kung old server ka na matagal ka na naglalaro, aabot ka ng ganyang kataas na BP, kung talagang chinagamo, kung talagang gusto mo lang mag-enjoy. Kasi kaya lang namin ito nilaro, kasi halos same siya sa classic kung tutusin, kung way back natin yung mga year 2007, 2008, 2005,
talagang matutuwa ka kasi nga almost same talaga siya, ang pinagkaiba lang yung mga costume. Hindi naman nakuha lahat totally yung skill, pero medyo sabihin na natin same na rin siya sa ano. Tapos ayun ang mahirap kasi grind ka ng grind. Wala ka naman kasing pag-grindan dito. Kung halimbawa free-to-play players guys, kahit anong grind mo, kahit anong gawin mong grind daily, araw-araw, wala kang source ng pwede mong pagkuhanan para lumakas ka eh. Baliban na lang talaga dito sa mga benefits na to. Bibili ka ng Angel Pass, yan sa dailies. Kaya si ano, pansin kung makapansin nyo, panoorin nyo yung vlog ni Tara PH, ay Tara Laro PH. Nag-quit na rin siya kasi nga gawa nga ng sinuwalat na lang din niya yung behind the scenes sa laro na to. Siguro, para sa akin ha, napansin ko lang din. May mga server na bago, may mga server na luma. Ewan ko kung ako lang yung nakakapansin na ito. Merong mga spender doon na day 1, VIP 12, VIP 13. Tapos in few months, magugulat ka na lang. Ay, few days, few weeks. Magugulat ka na lang unti-unti na yung mababa yung power nila. Tapos hanggang mawawala na sila sa game. Hindi ko alam kung nilalagay ba ng developer yon para lang mapilitan ka mag-top up. Para magigil ka sa laro. Kasi nga, meron challenge eh. May challenging eh. Ayan. Kasi, ito, example na lang ah. Tingin tayo sa guild ko ng mga free-to-play dito. Yun talagang hindi na makahabol sa game. Ito naman, ba't naman to RB1? Bakit naman ganito to? Example na lang si Gob. Ayan. RB3 siya, level 91. Free-to-play player siya. Talagang, sobrang anlayo ng power namin. Sobrang layo talaga, almost same lang kami ng RB, lamang lang ako ng konting level sa kanya. Kahit sabi mo maganda na rin yung item niya, same kami sa mga gear, hindi pa rin siya le-leveled, hindi pa rin siya aabot dun sa ano namin, sa BP namin. Tapos ito wala siyang third wing, wala rin siyang fourth wing. Ayan sa set sa AA, kulang siya. Tapos dito din sa Honor. Tapos dito rin sa Prey. Kahit sabi mo mag-preset siya or mag-kompleto na itong AA na to, hindi pa rin din ganun aabot yung power niya. Kasi nga, the more na kailangan mo kasing top up itong game na to, lalakas ka. Napansin ko yun dati nung naglalaro ako is, kada magta-top up ka dito sa laro na to, sure lagi na tataas yung BP mo eh. Example, nag-top up ka ng 2.5 a day or $100 a day, magugulat ka eh. Yung BP mo papalo ng 1M lagpas eh. So, mga spender, alam to sinasabi ko na to kung ganong kataas yung ano no, kung ganong kataas nung binibigay na power once na nag-ano ka, once na nagta-top up ka. Alam nila yon. Kasi once, kung free to play ka tapos hindi ka naman nagta-top up, wala din mangyayari. Kumbaga, angat man yung power mo, hindi naman din ganun kalakas. Ayun lang, medyo nalungkot. Siguro lahat naman din ng game na may mga VIP, lagi naman advantage, lagi ang ano eh. Lagi naman advantage ang spender eh. Diba? Kahit saan game naman eh. Wala namang ginawang mobile na hindi halos same ang player eh. Ang free to play sa spender. Diba? Alam nyo yun eh. Alam nyo yung ibig sabihin yun eh. Hindi siya kagaya ng mga Genshin Impact. Hindi siya kagaya ng mga Kimi no Komi ata yun. Yung laro na yun. Hindi siya gaya ng mga MU na private server, Ragnarok na private server. Doon kasi sa mga classic, ay binabalance nila yung free-to-play sa spender. Kasi kaya pa din makasabay nung player kahit hindi siya nag-spend ng ganong kalaki. Ayun ang napapa. Ayan, kaya nila i-balance yun.
Ha? Bakit niya ako binabanatan? Ayan, example na lang yan. Ha? Example na lang yan yung clay. Laki ng ahead sa akin nun. Advantage talaga sa akin yan. Sobrang advantage sa akin. At kaya hindi ako ubra sa kanya. Ayan. May hinahanap ka pinata. Tapos ayun. Ayun na lang ang sasabi ko. Itong laro na to hindi para talaga sa hindi niyo mai-enjoy ito pag hindi kayo nag-top up. The rest na lang kung free to play kayo, kung talagang libangan lang yung hapol niyo. May enjoy niyo 'yung laro. Ayun lang 'yung masasabi ko sa inyo. Salamat, sana makatulong advice ko bago kayo maglaro nito. And thank you.